Nakararanas na ng gutom ang ilang residente sa Central Mindanao dahil sa matinding tagtuyot. Ang ilang mga pamilya, maswerte na raw makakain ng isang beses kada araw. Nag-isa naman kanina sa Kongreso ang maopisyal ng Department of Agriculture. Tila kulang daw kasi sa paghahanda ang gobyerno sa epekto ng El Nino. Pero sagot ng DA, mabagal daw kasi ang paglabas ng pondo para sa mga programa kontra El Nino. May report si Susan Enriquez. Hirap na raw ang mga residenteng lumad sa South UP, Maguindanao. Dalawang buwan na kasing walang ulan dito. Ang panganay na anak na wala umano sa katinuan, dala ng gutom na sinabayan pa ng depresyon. Itinali na lang muna siya ng kanyang pamilya sa poste sa kabilang bahay. Matapos daw niyang sunugin ang kanilang bahay at dalawang iba pa. Hindi namin nakalain na siya pala'y sunugin yung bahay namin. Ngayong tag-init, ang asawa ko kung saan ang mayroong harvest na huli-huli doon sa nagka-harvest at saka ipagiling padala sa amin dito. Bumalik yung ano niya kasi walang nang makain. Tapos minsan binibigyan din namin ng pakunti-kunti yung nanay. Habang kausap namin ang dalawang taong gulang na anak niyang nasa kubo, kinakain pati ang tirang laman ng kinudkod na nyog. Naghahanap pa raw ng malulutong gulay malapit sa mga ilog ang mister dahil pati mga gulay sa palibot ng kubo natuyot na. Sa ibaba ng kubo, may bagong lutong darak na pakain lang sana sa mga alagang baboy at manok. Pero napipilitan daw silang kainin na rin ito dahil higit na mura kumpara sa NFA rice. Nanuyo na rin ang mga balon at maliliit na creek na pinagkukunan ng tubig inumin ng komunidad. Ang mga naitanim na mga kamoting kahoy na kanilang inaasahan sa ganitong mga tagtuyot, mapipilitan na naman umano silang maghanap ng mga kayos, isang wild root crop na nakalalason. Talagang kinakabahan po. Hindi lang po ako, lahat ng tao sa barangay namin gutom na talaga yung dinadanas ng mga tao. Masasabi natin ngayon, ramdam yung tagutom ngayon doon? Opo, ramdam po. Mapasalamat ka kung makakain ng isang beses isang araw. Sa tala ng Maguindanao Provincial Agriculture Department, 17,000 hektarya ang lawak ng palayan at maisan ang pinsala ng matinding tagtuyot. Halos 5,000 hektarya naman ang nasira ng mga pesteng daga sa 18 bayan ng probinsya. Sa dalawang kalamidad, apektado na ang mahigit 21,000 magsasaka. Opo, pilyot pa talaga. Bakit po? Bakit niya nasabi? Dahil sa kwan sa wala talagang ulan, sir, kata mag 2 months na mula ngayon. Pero itong na-harvest ngayon, may bundle pa rin yan? Mayroon po, sir, pero mali. Magkipis. Para mag-harvest kami ng 100 or 90. Ngayon siguro mabuti na lang may 20 sacks o 15 sacks na lang talaga. Gross pa yan. Yung pambayad namin sa Pinansing, yun ang problema, tsaka yung abono, yung similya. Sa pagdinig ng Special Committees on Food Security at Climate Change sa Kamara, ginisa ng mga mababatas ang mga opisyal ng Department of Agriculture dahil sa tila kakulangan umano ng kahandaan sa El Nino. So these are very area-specific, concrete problems which should must also be answered with concrete and specific solutions. Sagot ng DA, ginagawa naman daw nila ang lahat pero kulang daw ang kanilang pondo. Yung pong special fund o action plan for El Nino worth 2.11 billion na dalawang hearing, pangatlong hearing ko na pong umatin dito, hanggang ngayon wala pa pong pondo. To be honest with you, sir. But this is the problem of our problem ngayon. Ang tagal ang release ng pondo, tapos na yung El Nino, La Nina na naman, hindi na kailangan yung mga wells na yun. Susan Enriquez, GMA News.